Okay, kain na po tayo. Ayan. Ating masarap na ginisang toge. Charan! Magluluto po ako ng ginisang toge. So here are my ingredients. Of course, ito po yung toge na pinatubo ko po na munggo. May munggo sprouts. And then I have here hipon, then carrots and bag beans. And I have also here pritong tokwa. And then bawang, sibuyas at saka yung kamatis. Galing po ito sa aking tanim na kamatis. And then yung ano po, huwag niyo pong itatapon yung ulo ng hipon. Kung may almeris po kayo, mas maganda. Durugin niyo po yung ulo ng hipon. Since hindi ko po makita almeris namin, ang ginawa ko po, binabad ko na lang siya sa tubig na mainit. And then, piniga ko siya ng kutsara. Yan pa yung magiging pangsabaw natin sa ating ginisang toge para malasa siya. So, let's start the cooking. Unahin po muna natin igisa ang hipon. Ayan, yung hipon muna. Gigisa po natin sa bawang, sibuyas at kamatis. Ayan, mainit na po yung ating mantika. Ilagay na po natin yung bawang. Bawang. Pag medyo slightly brown na siya, ilalagay na po natin yung sibuyas at kamatis. Pinagsasabay ko na po ang sibuyas at kamatis. Dinudurog, pag ako po nagbibisa, dinudurog ko po muna, niluluto ko po muna yung kamatis. Dinudurog ko siya para mas malasa. Ayan. So, ayan po, nadurog na po yung ating kamatis. Luto na yung kamatis. Isunod na po natin ang hipon. Ayan, nilagay na po natin yung hipon. Hayaan po muna tayo natin siyang sumipsip. Nilalagyan ko po siya ng konting salt at pepper. Ayan po. Meron tayong pepper. Saka konting salt. Konting salt po po. Hayaan po muna natin siyang sipsipin ang hipon yung lasa ng ayang alat at saka pepper. Ayan. Ito na konti. Ayan po natin siyang ganyan muna. Huwag niyo po muna tutubigan. Ang magiging sabaw po natin ay yung pinagbabara ng ating ulo ng hipon. Ayan. Smells so good na po ang ating hipon. Ang nabibili po namin mga hipon dito ay pre-cooked na. So, kaya slight na lang, konti na lang ang pagluto sa kanila. So, ilagay po natin yung baby beans. Ang baby beans po, parang, kasi gusto ko po sa gulay ay medyo half po, pero there's a taste sa baby beans na hindi masarap pag, na kakaiba siyang lasa pag hindi siya luto. So, ayan, wag lang lutong luto. Kasi gusto ko po sa gulay ay medyo makulay. At pag nilagyan ko ng ganyan, hindi ko na po siya tatakpan para hindi umutim ang kulay. So, next po natin ilalagay ang carrots. And then, yung huli na po yung toge. So, huli po natin ilalagay yung toge. Kasi, mas masarap yung medyo crunchy siya. Crispy-crispy pa ang niya. At, actually, ang toge nilalagay din sa salad. Sa mga salad-salad. So, pwede siyang kainin ng raw at saka yung carrot. So, yan na muna. Lutuin na muna natin yung baby beans. As what I have told you before, pag nagluluto ako ng gulay, hindi ko po tinatakpan kasi nga yung kulay. Ayokong mag
ano yung kulay niya, maging pale ang kulay niya. So dapat matingkad pa rin ang kulay niya para appetizing sa mata. Yun, para so yan, medyo half cooked na yung baguio beans, lagyan na po natin yung carrots. Actually, kung hindi lang ako nanghihinayang dun sa ulo ng hipon, kahit hindi na siya lagyan ng sabaw eh. Kasi ang gulay, mayroon na yung sariling mga juice, kaya pwede na silang magluto ng sa sarili nila. Parang stir fry lang. Ganon. Na gulay. So, yan ang ating carrots ay inilagay na. Siguro, lagyan na rin natin ng kunting sabaw. Kasi nangihinayang naman ako dito sa pinagbabara natin. I think I don't need to use a strainer. Kasi hindi ko naman, kunti lang naman lalagay ko. Be careful lang. Yan. Malasa na yan. Kailan muna natin siyang maluto ng ganyan. Pag medyo half-cook na din yung carrots, ilalagyan na natin yung toge. And I also have here, siguro lalagyan po natin mamaya ng oyster sauce. Mga 1 teaspoon lang ng oyster sauce. Pag malapit na maluto. Okay. Huling-huli na rin yung tokwa. Parang garnishing na lang siya. Ayan. Half-cooked na po yung ating mga gulay. Ilalagay na po natin ang ating toge. Ayan po. Bago nyo po hihiwain ang gulay ulit, dapat po hugasan muna. Okay po. So, ayan siya. Ang ating mga ingredients. Ayan, dyan na po. Yun po, kung sa tingin nyo po gusto nyo po na medyo may sabaw-sabaw, idagdagan nyo po ng konting sabaw kasi iba gusto ng ganon, no? Mayroong salsa yun, no? Sabaw, konting sabaw, pwede naman. So ilagay na po natin tong oyster sauce. Medyo may pagka matamis sweet yung oyster sauce eh. Hindi ako mahilig sa matamis na ulam. Nilagay ko lang yun dyan para una sa inyo. Gusto niyo po. So, yan. Sarap. Mayroon pa po sana akong pinagkatas ng ulo ng hipon. Pero sa tingin ko, I think that's enough. May tubig na. Makakaya lang makapagluto yan. Yan. Diba? Hindi nagiging pale ang color ng gulay pag hindi nyo tinakpan. Pag tinakpan po, parang nag-overcook. So, yan na. Ang ating gulay, malapit na konting lang. Then, ilalagay na natin yung tokwa maya-maya. Okay, ayan na po. Pwede na natin ilagay yung tokwa. Patapos na po yung ating pagluluto. Ilagay na natin itong prinito nating tokwa. Nauna nating prinito bago pa tayo nag-isa. Ayan. So, ilalagay na po natin. Nilagyan ko po ng kitchen paper para po masipsip yung kanyang mantika. So, lagay na po natin. Ito na po yung last. Ayan. So, haluin nyo lang. Pag gulay po, wag po kayong halo ng halo kasi malalamog. So, ganyan lang. Ayan. Ayan na po natin gulay. Kunting init lang. And then, 1 minute lang, okay na. Mahina lang po ang apoy, alalay lang po sa apoy. Kasi mabibigla po ang gulay natin, yung ilalim luto na, yung babaw hindi. So, alalay lang po ang apoy lagi pag nagluluto. Okay, kunting paalala po, pag nagluluto po kayo ng gulay, kung maaari lang po, tanggalin nyo na po sa kalan kasi yung init po ng kalan, ng stove, ay magluluto pa rin po ng gulay natin at saka yung init ng ating kaserola ay magluluto ng gulay natin. So, ma-overcooked, hindi nyo po mapapansin, ma-overcooked yung gulay. So, mas maganda po, pagkaluto nyo po ng gulay, isalin nyo na po agad siya sa isang lalagyan. Okay po? Mas maganda pa kung medyo babasagin na lalagyan, huwag plastic kasi mainit pa po yung gulay natin. Okay, yan po ang aking kunting paalala, ang aking tip para manatiling crunchy or half-cooked ang gulay natin. Masarap kainin pag hindi malata. Okay, ayan po.
Okay, ayan na po. Kain na po tayo. Tapos na po ang ating ginisang toge. Ayan po, half cook lang po yung gulay niya. So, masarap po siyang kainin. Ayan po. Pwede niyo po siyang kainin ng ganyan lang. Since ang mga Pilipino po ay mahilig sa kanin. O, pwede niyo po ipare sa kanin. Pero yung mga nagda-diet, okay po ito. Wala nang kanin. Ito lang. Meron na po kayong protein. Pa, dahil sa yung tofu. High protein, di po ba? Kasi mga gulay na kayo, then wala.